أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maganda araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating kwento ay patungkol po sa kwento ni Propeta Ismail alayhi salam at si Propeta Ishaq alayhi salam. Si Propeta Ibrahim alayhi salam ay marami po sa ibang riwaya ay meron po siyang ibang mga anak, pero ang pinakakilala po sa kanila, which is ito ang nabanggit sa Quran, ay si Propeta Ismail at si Propeta Ishaq alayhimus salam. Unahin natin si Propeta Ismail alayhis salam, na ito ay nakuha natin sa kwento ni Propeta Ibrahim alayhis salam, pero ito ay gagawin lamang natin na summarize pagkatapos ang kwento ni Propeta Ishaq alayhis salam. Noong ipinanganak si Propeta Ismail alayhis salam ay nagkaroon ng inggit si Sarah kay Hajar, ang kanyang nanay ay si Hajar, at dahil dito ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Ibrahim alayhis salam na dalhin niya sa Makkah, na ito ay nabanggit sa Quran na Bakka at sa Biblia ay Bakka, pero sa Quran isa rin sa pangalan niya ay Makkah. At dahil dito doon ay lumaki si Propeta Ismail alayhis salam hanggang sa siya ay nakapag-asawa sa kabila o yung tribo ng Jurhum, na sila ay mga Arabo. Kaya si Propeta Ismail alayhis salam ay siya ay naging tinatawag na nakapag-asawa sa mga Arabo, at siya ay naging Arabo sa kanyang pananalita. Ganun din ang kanyang pamumuhay ay naging Arabo din. At dito nanggaling sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil isa sa mga anak ni Propeta Ismail alayhi salam ay si Adnan, na si Adnan naman ay kasama sa mga lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa angka ni Propeta Ismail alayhi salam. Isa rin sa mga kwento ni Propeta Ismail alayhi salam at kasama niya ang kanyang ama na si Propeta Ibrahim alayhis salam ay ang pagkatay sa kanya, na isa sa mapupulot natin na aral ay yung pagsubok sa tao kapag ito ay utos ng Allah, at kapag ito ay ginawa mo na may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kanya pababayaan. At dahil dito ay pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa, dahil nalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iman o pananampalataya ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At isa sa mga aral na mapulot natin dito ay ang sinabi rin ni Propeta Ismail alayhis salam, na kanyang sinabi, "Satajiduni insha'allahu minas sabirin," na ako ay makikita mo at matatagpuan mo na ako ay magtitiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, isa sa mga makikita natin yung kanyang pagtitiis at pagsunod niya sa kanyang tatay, dahil alam niya ng kanyang tatay ay propeta na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, isa sa mga naitulong ni Propeta Ismail alayhis salam sa kanyang tatay ang kanilang pagtayo sa tinatawag na Kaaba. So si Propeta Ismail alayhis salam at saka si Propeta Ibrahim alayhis salam, sila ang nagpatayo ng Kaaba. Sila ang nagpatayo ng Kaaba na unang sambahan ng mga Muslim. Unang bahay sambahan ng mga Muslim. So yan po ang pinaka-summarize ng kwento ni Propeta Ismail alayhis salam. Ngayon, meron tayong dapat malaman. Ang mga ulama, may mga ulama po na nagsabi na sino ba talaga ang kinatay? Yung gustong katayin doon sa tinatawag na ano. Ang gustong katayin ay si Propeta Ismail o si Propeta Ishaq. Meron pong nagsabi na ibang ulama na si Propeta Ishaq. Pero ang pinakamalapit po sa mga dalil at mga katibayan ay si Propeta Ismail alayhis salam. Sa ano pong mga katibayan? Una, nung binanggit yung aya ay sa kwento na ito, ay una na naikwento dito si Propeta Ismail alayhis salam, at pagkatapos ay binanggit dito ang pangalan ni Ishaq. Dito sa aya, Surah As-Saffat, sinabi ng Allah,
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. Dito, yung kwento dito ay yung nakita ni Propeta Ibrahim alayhis salam sa kanyang panaginip na kakatay niya si Ismail alayhis salam. Noong si Propeta Ismail alayhis salam ay lumalaki na siya at dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya ni Propeta Ibrahim alayhis salam dahil nagkaroon siya ng anak nang siya ay may edad na. At dahil dito, pagkatapos ng kwento na ito ng pagkakatay dito ay binanggit dito وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا صالحا at binalitaan namin siya ng pagdating din ng kanyang anak na si Ishaq na nabiya, isang propeta rin na mabuting tao. So dito, isa sa mga katibayan na sinabi ng mga ulama ay dito, ang kinatay dito ay si Propeta Ismail alayhi salam dahil siya yung panganay. Pagkatapos ay binalita naman kay Propeta Ibrahim alayhi salam ay yung pagkakaroon niya ng anak na si Ishaq na isang propeta din. Kabilang sa mga katibayan na si Propeta Ismail ang siya yung kakatayin ay yung katangian ng kakatayin ay binanggit sa Quran na siya ay tinatawag na matiisin. So dito sinabi ng Allah sa tajiduni insha'allahu minasabirin na ku ay makikita mo na insha'allah na kabilang sa mga matiisin. So yan ang sinabi ni Propeta Ismail alayhis salam. At sa ibang talata na binanggit dito ang katangian ni Propeta Ismail alayhis salam na tumutugma doon sa nagsabi na siya ay isang matiisin na sinabi ng Allah wa Ismaila wa Idrisa wa dul kufl kullum minas sabirin itong si propeta Ismail, propeta Idris at saka si dul kifl ay kasama sila sa mga matiisin. So dito binahagi sa ayan na ito na si Propeta Ismail alayhis salam ay siya ay matiisin at doon sa kinatay na sinabi dito na sinabi nung kinatay na yon na aking ama sa tajidun insha'Allah minas sabirin ako ay matatagpuan mo na insha'Allah na kabilang sa mga matiisin. Kabilang din sa mga katibayan na si Propeta Ismail yung gustong katayin ay binanggit din siya na siya ay sumusunod sa kanyang pangako. Sinabi ng Allah, innahu kana sadikal wa'd. Innahu, katotohanan na si Propeta Ismail alayhis salam ay siya ay sumusunod sa kanyang pangako. Ginagawa niya ang kanyang pangako na ano yung pangako niya? Yung siya ay magiging matiisin at susundun niya ang kanyang utos, ang utos ng kanyang tatay na ito ay tinatawag na sinabi niya na siya ay magiging matiisin. Kabilang din sa mga katibayan na si Propeta Ismail alayhis salam ang kinatay o yung kakatayin dapat ay binalitaan si Sarah ng mga anghel na darating ang kanyang anak kahit siya ay matanda na magkakaroon siya ng anak na ang kanyang pangalan ay si Ishaq at pagkatapos ay magkakaroon ng anak na si Yaqub. So dito sinabi ng mga ulama paano sasabihin sa ayan na ito na siya ay magkakaroon ng anak na siya naman ay kakatayin. So dito, ang ibig sabihin sa ayan na ito, sinabi ng mga ulama na hindi dapat kung si Ishaq ay paano sasabihin dito na magkakaroon siya ng anak tapos utusan siya na kakatayin si Ishaq. So dito makikita na tumutugma ay kay Propeta Ismail alayhis salam. Ganun din na kabilang sa mga katibayan na sinabi ng mga ulama ay yung tinatawag na malinaw po sa kwento na noong ipinanganak itong si Propeta Ismail alayhis salam ay nagkaroon ng inggit itong si normal, ito ay likas sa isang tao dahil matagal na hindi nagkaanak si Sarah at saka si Propeta Ibrahim alayhis salam. So nagkaroon po ng inggit itong si Sarah na ito yung dahilan na utos sa kanya na dalhin siya sa Makkah ilayo kay Sarah para hindi mas lumala pa yung pagkakaroon ng inggit sa bawat isa. So dito, ang unang panganay, malinaw dito na si Propeta Propeta Ismail alayhis salam. At dito ang pinaka mahirap na pagsubok sa tao ay kapag sinubukan sa panganay na anak. Makikita naman natin sa ating mga magulang ay palagi ay yung panganay talaga ang pinaka paborito, pinaka mamahal. Yan ang karamihan ano. Pero ang inaano natin dito ay yung pagsubok sa kanya ay mas matindi kung sa panganay. Pero kung ang pagsubok sa kanya
ay sa mga ilang mga anak pa ay hindi ganoon katindi yung pagsubok sa kanya. Isa yan sa mga patunay na sinabi ng mga ulama na si Propeta Ismail ang siyang talagang nakalagay doon sa mga talata na siya yung kakatayin. Si Propeta Ismail alayhis salam ay isang propeta na banggit sa ibang mga talata sa banal na Quran na siya ay tunay na propeta. Siya ay tunay na propeta na mabuting tao. Siya, innahu nabiyan siddiqa, o yung aya na ito na sinabi na innahu kana sadikal wa'd, sinabi rin doon. Siya isang propeta at kabilang sa mga turo niya, isa pinakadakilang turo niya ay ang turo ng kanyang tatay na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Siya ay nanatili sa Makkah dahil siya ay nabuhay doon, nakapag-asawa doon at nagkaroon ng mga anak doon sa tribo ng Jurhum ng mga Arabo, at doon ang galing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Adnan, isa sa mga anak ni Propeta Ismail alaihi salam. At mula noon ay naiwan sa kanila ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika hanggang sa noong si Amr bin Luhay al-Khuzai ay siya ang namuno sa Makkah, ay meron siyang kinuha galing sa Jeddah na mga ribulto na dinala niya sa Makkah, at inutusan niya ang mga tao doon na sumamba sa ribulto na ito. Yun ang pinakaunang ribulto na inilagay sa Makkah at nagkaroon ng mga pagsamba ng mga ribulto sa Makkah. Kaya noon pa ang mga sinasamba ng mga tao sa Makkah ay ang relihiyon na dala ni Propeta Ismail alayhis salam, na ito ay nanggaling sa kanyang tatay na si Propeta Ibrahim alayhis salam. So ang unang naglagay mga ribulto o ribulto sa Makkah ay si Amr bin Luhay al-Khuzai, dahil bago pa namuno ang Quraysh ay sila ang namuno at inutos niya sa mga tao na sila ay sumamba sa ribulto na yon. At sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay marami po sa mga sahaba katulad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya sumamba ng isang beses sa mga ribulto bagkus siya ay sumasamba sa nag-isang tagapaglika, pero yung mga ibang mga batas ay hindi nila alam dahil ang tanging naiwan doon sa relihiyon na dala ni Propeta Ismail alayhis salam mula sa kanyang tatay ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika tulad ni Abu Bakar as-Siddiq at iba pang mga sahaba. Pero ang iba sa mga taga Makkah ay sumasamba sa mga ribulto, maliban sa ilan sa kanila na nanatili pa rin sila sa relihiyon ni Propeta Ismail alayhis salam, dahil siya yung propeta na ipinadala sa mga Arabo, which is siya ay tinatawag na nakapag-asawa doon at siya ay naging propeta sa kanila. Yan ang kwento ni Propeta Ismail alayhis salam. Ngayon papasok po tayo sa pangalawang anak ni Propeta Ibrahim alayhis salam na si Ishaq. Ang kwento naman kay Propeta Ishaq alayhis salam, noong dumating yung talata na ito, na binanggit na bumisita ang mga anghel kay Propeta Ibrahim alayhis salam sa dalawang bagay upang parusahan nila ang mga nasyon ni Propeta Lut alayhis salam, dahil sila ay gumagawa ng malaking kasalanan na ito ang pagkakagusto, pagtatalik ng lalaki sa lalaki. At ganoon din na dumaan sila kay Propeta Ibrahim alayhis salam para balitaan si Propeta Ibrahim at saka si Sarah na sila ay magkakaroon ng anak. Sila ay magkakaroon ng anak. At dahil dito, nabanggit sa banal na Quran, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama, dito sa ayeto. Pagkatapos fabashsharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. At dito binalitaan sila na sila ay magkakaroon ng anak, si Sarah at saka si Propeta Ibrahim, ng kanyang pangalan ay si Ishaq, at pagkatapos ay may anak si Ishaq na si Yaqub. At dito nagkaroon ng pagtataka si Sarah na kanyang itinanong sa mga anghel, qalat ya layta aalidu wa ana ajuz wa hada ba'li shaykha, ako ay isang matanda na at ganun din ang aking asawa ay matanda na, paano ako magkakaroon ng anak? Qalu, sinabi ng mga anghel, qalu atajabina min amrillah, ikaw ay magkakaroon ng pag-aalinlangan o yung tinatawag na mamamangha ka sa kakayahan ng Allah. Ang kakayahan ng Allah subhanahu, inna Allah khaliqu kulli shay. Ang lahat ng Allah ay siya, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya may kakayahan sa lahat ng bagay. Si Propeta Adam alayhis salam, nilikha niya mula sa putik, siya ay naging tao na, mama na. Si ang nanay natin na si Eva o si
At Hawa ay nilika mula sa tadyang, ni ng tatay natin na si Adam a.s. Si Isa a.s. nilika mula sa nanay na walang tatay. Tayo nilika tayo mula sa tubig. Nang ating pinanggalingan ay mula sa lupa, kaya doon tayo babalik sa lupa. So yan ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay biniyayaan ng anak na si Ishaq. At pagkatapos, ito ay papasok tayo naman kay Ishaq. Si Ishaq ay nabanggit sa Quran na siya ay isang propeta, at sila ay katulad ni Propeta Ismail alayhis salam na isang propeta din. Ngunit walang mga masyado maraming nabanggit sa Quran patukol kay Ishaq, pero may mga kwento sa Israeliyat. At ito ang kabilang dito ay kasinungalingan, at kabilang dito ay Israeliyat na hindi natin pwedeng sabihin na pasinungalingan, at hindi din natin sabihin na ito ay totoo, dahil ito ay walang mga katibayan sa banal na Quran. Isa sa mga kwento na kasinungalingan na nabanggit sa mga Israeliyat, ito sa mga naunang mga kasulatan, patungkol kay Propeta Ishaq, ay siya ay nagkaroon ng dalawang anak daw na si Is at saka si Yaqub. So dalawa ang anak ni Propeta Ishaq, si Yaqub at saka si Is. Itong si nabanggit dito sa ito ay nabanggit sa mga naunang kasulatan na ito ay kasinungalingan. Pero kwento natin para kung marinig nyo, alam nyo na ito ay kasinungalingan na kwento. Nagkaanak daw sila, at pagkatapos itong si Ishaq ay siya ay nabulag, at ang mahal na mahal daw niya ay si Is. At ang nanay naman niya o yung asawa ni Ishaq ay mahal na mahal niya ay si Yaqub. So ito yung pagkakaroon ng pagmamahal sa mga anak na minsan ay nakikita ng anak. Hindi po ito maganda. So ito ay pagpapatunay na ito ay, dahil sila ay propeta, hindi pwede na gumawa sila ng mga ganitong mga kasalanan na mapapansin, mararamdaman ng anak nila o yung tinaipapakita nila sa mga anak nila na mas mahal nila ito, at yung iba ay hindi nila mahal. At isang araw inutusan ni Ishaq si Is na siya ay magkatay ng isang kambing, at pagkatapos ay manalangin siya sa kanya para dumami ang kanyang mga anak at saka maging mabiyaya si Is. Ngunit sinabi ng kanyang nanay na tinawag niya si Yaqub, at sinabi niya na, Yaqub, kumuha ka, maghanap ka ng kambing, pagkatapos katayin mo, lutuin mo, ipakain mo sa tatay mo para siya ay manalangin sa iyo. So inutakan nila ba? Kumbaga inunahan nila itong si Is ang gusto ni, ang pinakamamahal ni Ishaq. So dahil dito, kumatay si Yaqub, at pagkatapos niluto niya, binigay niya kay sa tatay niya, pero napansin ni Ishaq na iba yung boses ito ni Yaqub at hindi si Is. Pero sinabi niya na ako si Is. Okay. So dito, nanalangin daw sa kanya si Propeta Ishaq, at ito ang isa sa mga ano rito, una-una hindi ito pwedeng mangyari dahil ang propeta, hindi siya pwedeng gumawa ng ganito. Ganun din yung mga pagdiling lang ni Yaqub alayhis salam, hindi rito pwede. Ganun din ang nanay ni Yaqub, hindi rin na pwedeng gawin ang bagay na ito na kanilang unahan, yung kanilang lokohin, ang isa sa mga anak na rin. Bagkus sila, si Yaqub at saka si Is, ay sila ay mabubuti mga tao. Pero isa sa mga nabanggit sa Quran ay si Yaqub ay isang propeta. Si Yaqub, isa sa mga pangalan niya ay si Israel. Si Israel na siya rin ay nagkaanak. At isa sa kasama sa ang kanya ay itong tinatawag na pinangalanan na isa sa mga anak niya si Yusuf, si Binyamin, si Yahuda, si Lawi, si Sam'un, at iba pang mga anak si Propeta Yaqub alayhis salam. So dito, isa ito sa mga kasinungalingan. Kaya pinapaliwanag natin para magkaroon kayo ng tinatawag na kaalaman. Ngunit isa sa mga nabanggit sa history ng mga naunang mga kasulatan sa Israeliyat na ito ay hindi natin pwedeng pasinungalingan, at hindi ito tinatawag na hindi siya tumataliwas, o wala siyang tinatawag na mga bagay na kabaliktaran sa Quran. Bagkus ito ay Israeliyat na hindi natin pwedeng pasinungalingan. Kasama dito, nung lumaki na si Propeta Yaqub alayhis salam, ay inutusan siya ng kanyang nanay na siya ay pumunta sa kanyang tito sa Harran, sa kapatid ng nanay niya, para siya ay tinatawag na bumisita doon at mamuhay doon kung may magtrabaho.
At ang kanyang pangalan na banggit sa mga nauna mga kasulatan ay si Laban. Si Laban. Itong si Laban ay kapatid ng nanay ni Yaqub alayhis salam. At nung siya ay pumunta doon, sinabi niya sa kanyang tito na gusto niya pakasalan si Rahil. Itong si Rahil. Si Rahil ay nanay ni Yusuf at saka si Binyamin. Ngunit, sabi sa kanya ng kanyang tito na si Laban, magtrabaho ka muna sa amin hanggang sa umabot ng 7 taon. Pagkatapos ng 7 taon ay pinakasal sa kanya ang tinatawag na anak niya. Pero nung siya ay sumiping na doon sa kanyang asawa, ay nakita niya na hindi pala ito si Rahil, bagkus ito ay si Leah. Ito ay si Leah. Sa ibang mga riwaya ay si Leah. Sinabi niya sa kanyang tito na bakit ang aking pinakasal mo sa akin ay si Leah, ang gusto ko naman ay si Rahil. Pero sinabi ng kanyang tito na hindi kasama sa tradisyon namin ay kailangan ay pakasalan, ipapakasal muna yung panganay bago yung sumunod, yung bunso. So panganay si Leah, una na pangasawa ni Jacob ay si Leah. At pagkatapos nung sinabi ng kanyang tito na walang masama na magtrabaho ka muli sa amin ng 6 na taon muli at pagkatapos ipakasal ko sa iyo si Rahil. At dito nagkaanak sila ni Leah na marami, kasama dun si Yehuda, si Lawi, si Shamun at iba pa. Ngayon, pagkatapos ng 6 na taon, napakasalan niya si Rahil, so magkapatid ang kanyang asawa, which is ito ay pinapahintulutan sa naunang panahon. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal po ito, yung mag-asawa. Pero sa mga naunang mga propeta, naunang mga panahon, ito po ay pinapahintulutan. So sila po, pinakasalan niya si Rahil at hindi sila nagkaanak ni Rahil ng matagal na panahon hanggang sa isa sa mga alipin ni Rahil ay ibinigay niya kay Propeta Yaku para mapangasawa niya. At itong napangasawa niya, nagkaanak siya ng 2. Ganun din na si Leah, ibinigay din niya yung kanyang alipin kay Yaqub at napangasawa din niya, nagkaroon siya ng 2 anak. At pagkaraan ng matagal na panahon, ay tinatawag na nanalangin itong si Rahil kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay gantimpalaan, siya ay biyayaan ng anak at ito nga at nagkaanak siya na si Yusuf at saka si Benjamin. Kaya sa kwento na makikita natin kay Yusuf alayhis salam, ang kanyang mga kuya, mga panganay ay yung mga anak ni kay Yaqub, kay Leah. At yung mga bunso ay si Yusuf at saka si Binyamin sila. So, isa sa mga dinaanan, noong papunta si Propeta Yaqub alayhis salam sa Harran, ay nakatulog siya sa isang lugar, yung bago pa siya pumunta doon sa kanyang tito. At nanaginip siya doon, na sinabi sa kaninang Allah, na ikaw ay gagawin kong isang propeta at mabiyaya at gagawin ko itong lugar na kung nasaan ka, ay tinatawag na isa sa pinaka dakilang lugar. Okay. Pagkatapos noon, napangasawa niya si Leah, napakasawa niya si Rahil, nagkaroon sila mga maraming anak, ay bumalik siya sa tinatawag na Palestine. Bumalik siya sa Palestine. Dahil dito namuhay si Ishaq at sa kanyang nanay at ang kanyang kapatid na si Is. At pagkatapos ay binigay sa kanila yung tinatawag na, dahil napakarami niya mga kayamanan sa oras na yon, binahagi niya yung kaniyang kayamanan sa kanila. At pagkatapos ay bumalik siya doon sa tinatawag na lugar kasi nilagyan niya ito ng tanda at bumalik siya doon at doon ay pinatayo niya yung tinatawag na masjid, yung tinatawag na Al-Quds. At siya, si Propeta Yaqub alayhis salam, ang unang nagpatayo ng bahay-sambahan na ito, ang Masjid al-Aqsa sa Quds, na ito ay muling ipinatayo, pinaayos ni Propeta Sulaiman alayhis salam. At ang unang nagpatayo dito ay si Propeta Yaqub alayhis salam, na ito yung lugar kung saan siya nanaginip na sinabi sa kanya ng Allah na gagawin kitang isang pinaka ikaw ay bibiyayaan ko at gagawin kitang kasi siya isang propeta at pagkatapos gagawin itong lugar na ito na banal na lugar o dakilang lugar na ito at dito yung Masjid Al-Quds, yung tinatawag na Quds sa panahon natin ngayon na sa Jerusalem o sa Palestine. Dito, isa sa
mga nabanggit ng ating mga ulama patungkol sa bagay nito, hindi natin pwedeng pasinungalingan, which is ito ay isa sa mga kwento ng Israeliyat. Hindi naman siya lumalabag sa turo ng Quran. At nabanggit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam bilang patunay na ito ay tama, ay sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pagitan na ni propeta Ibrahim alaihi salam, ang pagpapatayo ng Kaaba at pagpapatayo ng Quds na ito yung sa Palestine ngayon, sa Jerusalem, Masjid al-Aqsa, ay 40 years. At dito, makikita natin si Propeta Ibrahim alayhis salam, anak niya si Ishaq, at pagkatapos si Ishaq, anak niya si Yaqub. Dito, makikita natin na malapit siya sa tinatawag na katibayan na ang unang nagpatayo ng Al-Quds na ito ay ang ating propeta, si Propeta Yaqub alayhis salam, dahil ito yung nabanggit din sa mga naunang kasulatan, na nabanggit din ng propeta sallallahu alayhis salam na ang pagitan ni Ibrahim alayhis salam at saka ng pagpapatayo ng Quds ay 40. So, apat na po na nabanggit doon. So, isa po yan sa mga kwento ni Propeta Ishaq alayhis salam. Nagkaroon siya ng dalawang anak na si Yaqub at saka si Is, at saka si Yaqub, doon ang galing sa kanya ang tinatawag na maraming angkan ng mga Israel. Yung angkan ng Israel, dahil siya, yung siya, si Yaqub, tinatawag siya na Israel. So, doon ang galing sa kanya. Kaya, kung may nagtatanong, yung mga Israel, sa bansang Israel ngayon, sila ba ay galing sa tinatawag na lahi ni Yaqub? Kung ang kasagutan doon ay hindi lahat ng mga Hudyo ay sa angkan ni Yaqub alayhis salam. Meron siyang mga anak na sila yun ang pinanggalingan ng tinatawag na mga sila ay naging mga Hudyo, pero marami mga Hudyo katulad ng mga sa Palestine, sa lugar na no ngayon Israel, marami diyan na mga, halos karamihan sa kanila ay sila po ay hindi sila originated na mga Hudyo, pero sila ay sumapi sa Hudyo, sa mga kasi ito ay naging nung palitan nila ang relihiyon ng ipinadala sa kanila na relihiyon, na ito yung tinatawag na relihiyon ng Islam, ay pinalitan nila, kaya naging relihiyon ng mga Hudyo, pinalitan nila ito. Kaya pagkaraan ng paglipas ng panahon, ito ay naging iba. Hindi katulad nung dati na sila ay, si Yaqub alayhis salam ay isang propeta sa Islam, ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Ganun din ang kanyang isa sa kanyang mga anak, si Propeta Yusuf alayhis salam, kabilang sa mga propeta. Pero ang ibang mga anak ni Propeta Yaqub ay hindi mga propeta, hindi sila mga propeta. At doon ang galing yung ibang mga itong kay yung anak niya kay Leah, na dito nang galing yung ibang angkan ng mga Hudyo. Pero gaya na sinabi natin na yung mga sa bansang Israel ngayon ay hindi po lahat ng mga tao diyan ay tinatawag na sila ay mula sa angkan ni Yaqub. Bagkus karamihan sa kanila diyan ay sila po ay pumasok sa relihiyon ng Hudyo at hindi po sila originated na mga Hudyo o kaya yung sa angkan ni Propeta Yaqub alayhis salam. So ito po ang pinaka-summarize ng kwento ni Propeta Ismail alayhis salam at si Propeta Ishaq alayhis salam. At inshallah po sa susunod na pag-aaral natin ay pag-aaral natin ang kwento ni Propeta Lut alayhis salam, na kung saan siya ang propeta na inabutan niya si Propeta Ibrahim alayhis salam. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawag at tipalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gaya po na nang nabanggit natin na tayo po ay pumulot ng aral sa mga nababanggit natin ng mga kwento. Yun ang pinakamahalaga at yun din ang dahilan ng pagkukwento ng Allah sa mga naunang mga propeta sa banal na Quran. Sana po ay nakapulot tayo ng aral. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.